Hello guys, welcome back to our YouTube channel again. This is just Enso, at ngayon pag-uusapan natin yung mga benepisyo ng pagiging isang computer technician. So magandang topic to guys. Bali nandito tayo, nag-vlog tayo sa tahimik na lugar. Shoutout pala sa guardian natin, na salamat. Yeah, salamat. Thank you. Yeah, shoutout sa iyo kuya, kung sino man kayo. Tagasampalong lang ako. Ngayon, pag-usapan natin yung benepisyo ng pagiging technician na po. At magandang topic ito sa mga gusto maging technician. Medyo kulog yata audio ko. Ngayon, una sa lahat, no, ano ba yung benepisyo ng pagiging technician? Number one dyan, no age limit. Yan, importante yung no age limit. Siyempre sa mga naghanap ng trabaho, di ba? Lalo na kapag nag-a-apply kayo, minsan kapag overage na, hindi na tinatanggap. So dito naman sa pagiging technician, no, kahit ilang taong ka na, basta kaya mo mag-repair. No po. Minsan nga, the more na mas matanda ka, or may edad ka na, na more na mas gumagaling ka. Bakit? Kasi nagiging kabisado mo yung mga ano, issue ng mga computer o ano man skill mo, laptop o TV, mga ganyan, magre-repair. So isa yun sa mga benepisyo ng pagiging technician. At pangalawang benepisyo ng pagiging technician na po, yung ano, hawak mo ang sarili mong oras mo. Siyempre maganda yun, hawak mo yung sariling oras mo kasi negosyo mo yun. Nasa sa inyo yun kung paano mo i-manage yung oras mo. Halimbawa, may mga repair ka tapos tinatamad ka mag-repair. Nasa sa inyo yun kung gagawin mo agad. Unlike sa employed ka, di ba? Katrabaho ka sa kumpanya. So, ano yun? May time pressure pa. Tapos may amo ka pang sinusundan. Sinusunod, I mean. At yung pangatlo guys na, no? Na beneficyo ng pagiging technician is malaki ang ano, income doon. Lalo na kung nare-repair mo lahat ng issue, di ba? Yung tipong bang walang tapon sa'yo. Halimbawa, nare-repair mo cellphone, iPad, iPhone, mga Mac software kung sa laptop, di ba? Tapos nare-repair mo rin yung mga board level. Isipin mo rin, no? Kung lahat walang tapon sa'yo, ibig sabihin is mas malaki talaga income mo doon. Di ba? Skillful ka eh. Kumbaga, nagagawa mo lahat ng ipapa-repair sa'yo. Kaya, malaki talaga yung income mo nun. So, nasa inyo na lang yun guys, yung pagmamanage ng pera. Paano nyo lalo papalaguin yung ano, yung business nyo. So, in my experience na guys, napag-usapan naman natin yung pagiging technician ko. So, natuto talaga ako mag-repair niyan mga ano, 2014. Hanggang ngayon, 2014. Nag-start. So, nag-graduate ako ng 2 years course na IT, Information Technology. Dito lang din sa lugar ng Taray. And then, natuto na lang ako sa mga ano, sa experience, baga. At syempre, ano rin, hindi naman tayo ganun kalahat yung ano, kagaling eh. In-expect niya sa akin. So, nagtuturo ako guys. Nagtuturo ako sa vlog natin, sa channel natin ng mga repair. Pero hindi pa ako ganun kagaling na inakala nyo. Ako rin eh, nag-aaral din. Pero kailangan natin matuto, di ba? Tapos, pagiging ano naman, tawag ito sa mga board level na repair. Baka kasi, importante yan sa inyo, matutunan nyo yan. Lalo na sa mga, mabawa, technician ka na ngayon. Probably, ano, board level. Kasi, malaking kita talaga dyan kapag nakakagawa kayo. Isipin nyo. Pwede kayo per item, pwede kayo sumigil na 3 per pataas. Board level yan guys ha, 3,500 pataas. So isang item lang yun pag nagawa nyo. Eh kung kabisado nyo na ang flow ng motherboard, no power, kabisado nyo na kung paano i-diagnose. So ang pinakamatagal na lang sa inyo dyan is 30 minutes kapag kayo nagre-repair. So ayun ang kagandahan yun, no? Kapag skill kayo. Isipin mo, 30 minutes, may 3-5 ka. Isang item lang yan. Paano kung makatatlong item ka? Di ba? So, napakalaki talaga ng kitaan dito. Unlike na magtatrabaho ka, di ba? Sasawuran ka ng minimum na 520. 520 ba? Ang minimum, di ba? 8 hours mong tatrabahoin yan, di ba?
unlike sa pagiging technician, magawa mo lang yun. Kahit nga makaisang repair ka lang kada araw, buha 3-5, isipin mo yung 3-5. E kung pwede mo sa isang buwan yun, times 30 days na, ang 3-5. Diba? Almost meron kang tumataginting na mga 70,000 to 65,000 pesos a month. Hawak mo pa sarili mo. Sariling oras mo, I mean. So kaya, encourage ko sa inyo na po, lalo na sa mga nanonood naman sa atin, is mga technician, yung pagpapura ito nating mga skill. So, mayroon naman po kung alam na pwede kayo mag-enroll sa Leaky Mosfet. Pwede nyo po yung section sa, ano, sa Facebook. Sa Facebook page na yung Leaky Mosfet. So, nandiyan, magaling niya si Doc Oliver Agustin. Ayan ang tuturo ng mga board level. So, recommend ko po sa inyo yung Leaky Mosfet. So, ang ano lang dyan, so, mag-invest lang talaga kayo ng pera. Sa seminar lang yun, 4 days. Kung may budget naman kayo, kahit ako, nag-iipon ako dyan, gusto ko rin din mag-aral. Dahil iba yung tinuturo niya. Talagang ano yun, matinding ano yun, 4 days lang yun. Talagang lahat tinuturo, diagram, no power, no display, lahat ang troubleshooting, tuturo na. At sa mga ano naman, mga new generation guys, mga next generation natin, na gusto matuto sa pagre-repair. Diba? So, ang purpose po ng channel natin, kaya tayo nag-upload ng mga computer tech, computer tutorial, is ma-inspire po yung mga kabataan natin na mag-repair at magkaroon ng sariling negosyo sa computer. Lalo na po ngayon, nag-advance ang technology. So, maganda po, mag-update din po tayo ng kaalaman. Hindi lang puro mobile agent, diba? Hindi lang puro computer games. Kailangan, kumikita rin po kayo. Ako nga, minsan, share ko lang yung akin, no? Minsan, ba, may nagpapa-repair sa atin, nagpapa-troubleshoot. Minsan, kumikita tayo ng 3,000 a day. Oh, 3,000 a day. Pinakamahina na is 500 a day, diba? Tapos naman sa ano naman, minsan sa isang buwan, no? Nag-i-income tayo ng, ano, medyo okay-okay din. Sapat-sapat. Isipin nyo guys, nag-full-time ako sa pagiging technician guys, itong taon lang, itong pandemic, itong March lang yun. Matagal na akong technician pero hindi ako nag-full-time at wala rin masyadong focus, diba? Wala tayo masyadong focus nun. And then, yung nagka-pandemic, so kailangan mo kumita eh. Mag-iisip ka talaga ng paraan para sumahod. At itong motor namin, nakuha namin ng hulugan ito last year. Pero ngayon, na-bullpage na namin. So, puhunan to guys ng ano, pagiging technician ko. At sa mga computer na binibenta ko, sa mga laptop na binibenta ko, itong puhunan na yan. Na-bullpage na namin itong mag-asawa, itong motor ko. Isipin nyo yun guys, no? Match lang ako na May pala. Ay, wait lang. Computing ko. March, April, May, June, July, October, September. Ay, September, October. Oh, mas 7 months pa lang kayo. Nagpo-focus pero naka-invest na tayo ng ano, ng motorsiklo. Lalo na, importante itong motorcycle sa mga technician. Kasi every time na may repair ko, lalagay nyo lang dito yung ano, laptop nyo, di ba? O kaya mga system unit, nandito lang sa stepboard. Unlike na maganda ang motor mo, hindi mo naman mabit-bit yung mga ano. Pang-forma lang, pero ito, pang-negosyo talaga ang ano natin. Yung mga gantong motor. Tambay tayo dito sa may martisim. Punta tayo dito sa martisim. Yeah, martisim. Shoutout po sa martisim, lalo sa manager ng martisim, no? Mamlani. Yeah. Martisim lang tayo. Alam mo, ganda ng motor ko, no? Dumi naman. Dumi ng motor ko, eh. Diba? So, dito po sa Martisim, no? Nagre-repair din po tayo dyan. Ginukuha din tayo minsan ng manager nila ng mag-repair-repair. May mga kakilala rin po tayo nagtatrabaho dyan, no? So, sa mga, ano, mahilig mag-ride, sir. Ito, punta ka siya kayo dito sa Martisim. So, balik tayo sa topic natin, no? Ng pagiging technician. Yung mga kabataan ngayon, no? Mag-aral po kayo ng computer repair. Masaya po dito sa gandang industry. Tara, ganyan tayo. Mukhang uulan na naman.
So yun lang guys, no? Sa mga ano, sa mga kabataan ngayon, no? Encourage ko po kayo na mag computer technician. Masayang ano to, industry ito na trabaho. Oh, ganda ng ano dun, no? Punta tayo sa ano, mag-tour muna tayo guys. Stay tuned lang kayo sa channel natin, no? Punta tayo dun sa maghanap tayo ng magandang view para ipakita ko naman sa inyo. Yeah. Bukas na, punta na kayo dyan, no? Kain na kayo, what's up dyan? Sa ako na yan, sa shoutout. Pupunta tayo dito ba daw? Magandang view dito eh. Yung tinatambay ng mga riders lagi. Siyempre, daga rito na tayo sa Marilac eh. Minadayo. So why not, ba't hindi tayo dito gano'n, di ba? So advantage natin yan. Advantage natin yan, taga rito na kayo. Hindi na guys, ano, dito madalas nagtatapay yung mga rider. Yan yung ano na yun, ito yung kurbada na yun, dyan yan. Dyan madalas ng mga rider. Ganda ba naman yung view, kahit naman zero, di ba? Tatambayan talaga yan. Maganda ang view. No parking daw. Saan tayo po tatambay? Hindi tayo makapunta. Wait lang ah. Medyo delikado to. Punta tayo, silip-silip lang. Ah, meron din pala doon sa baba. Diba? Dito mo alas yung mga rider, nakatambay. Ganda rin pala dito. Lalo siguro pang ibagyo dito, lakas ng hangin. Tara. Uwi na tayo. Napaganda talaga dito sa lugar namin. Ang daming pasyalan. Kaya ang sarap din mag-joyride-joyride eh. So ito advantage namin mga taga rito sa bandang Sampaloc Tanay. Ito nasusulit namin yung mga fresh air. Kung ganito diba? So okay, so raming to 10,000 subscribers pala tayo, ano po, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at natili pa rin pong nanonood sa ating mga videos, ano po, maraming salamat po, shoutout sa inyo lahat. Hindi ko eh, may checkpoint, sisitayin tayo nyan. Hindi tayo narong ay ta, siguro naka-short tayo eh. Ay, tara, nakashirt tayo. Taga rito to. Mabunta kayo dito. Mag-shirt kayo. Dayo. Palit tayo dito. Ayan po guys na. Maraming salamat. Please, support po lahat ng local YouTuber po, no, mga content creator. Maraming maraming salamat. This is Jason and... bye-bye! See you next time! Bye-bye!